Attorney, former 3-division world champion, former WBO world bantamweight champion, John Riel Casimero. Attorney, isang taon na walang laban. Ito yung kinakatakot natin na sabi natin, ang laking aksaya ng prime at ng momentum. No, isang taon na siya walang laban. Last time we saw him inside the ring was what, August 15, Philippine time, against Guillermo Rigondo. And now it's been over a year, no? What do you think John Riel can do to get his career back on track? Well, unang-una to borrow a title from a popular OPM nang hihinayang. Alam mo ata yung kantang yun, di ba? Nang hihinayang. Nang hihinayang talaga ako. Oo, nang hihinayang ako dito kay John Riel Casimero. Sabi nga po natin, ang oportunidad does not knock every day at your door. Ano? Ang dami niyang pinapalampas na oportunidad. He had been inactive for almost a year. Anong ibig more sabihin than a year yan? More than a year. Ano pong ibig sabihin yan? Number one, not only are you rusty, pero unti-unti nang babagsak ang iyong world ranking. Number because of ngayon. Inactivity. Remember, when the WBO stripped him of his title nitong Abril, pumayag pa ang WBO na i-reinstate siya at least number one kung gusto niya, hindi ba? Pumayag pa ang WBO eh. So, the thing is, again, with him being inactive, unti-unti nang babagsak ang kanyang world ranking. Malayong na masyado ang kanyang hahabulin. So, para sa akin, importante na makabalik siya sa ring. Kahit tune up, I think it will be very tough for John Riel right now to demand an immediate world title shot. May hirapan siyang makuha po ngayon yan sapagkat unang-una, bumabagsak na ang kanyang rankings. And Naoya Inoue is loading it over in the division and I don't think it's like Inoue needs him because he's no longer the WBO titleist. I don't think Inoue feels any urgency to fight him. So talaga pong kinakailangan makabalik na siya, stay in contention, put yourself in a position wherein kahit pa paano, Naoya Inoue, should he end up becoming undisputed champion, will eventually fight you. Ano? Pero right now, I don't think it's happening. Ano? At ako'y talagang nanghihinayang. Again, nalalasong syndrome na ako sa nanghihinayang. Ano? Eh, pero yun po talaga eh, ang ating sentimiento dito. Ito ang ating nararamdaman dito because isang magaling na boksingero, isang former world champion who we thought could have given Naoya Inoue a way tougher fight than Nonito Donaire Jr. is now, again, to quote this time another title in a movie naman, Gone with the Wind. Sayang. Alam mo, Tony, I've made a post on social media on the first year na nawala siya, no? Na umikot na ang kalendaryo at hindi siya, ano? Kasi, Tony, kung tutusin natin, titingnan natin, naging mabait pa nga sa kanya yung WBO eh. Okay? Pumalpak ka nung, what? That was December, di ba? Pumalpak ka nung December. Yeah. Ang sabi nung WBO, kapag ka mangyari uli ito, you know, you would have to work your way up to title contention. Again, no? Okay. So, pumalpak uli nung ano, yung nagsona, Was that in April? Was that in May? Bandang April. Dapat lalaban niya around April 22 si Paul Butler, di ba? Yeah, si Paul Butler. So pumalpak ulit. Hindi na nga nag-follow through yung WBO doon sa sinabi na you have to work your way up in the rankings again. Actually, you know, credit to his manager. I think we should credit him for that. Kay Klimas na in-explain nila and nailaban nila. Nailagay pa si John Riel Casimero sa number one spot. Correct. Ngayon, inactive naman. Diba? Talagang his ranking is bound to go down. Yes. And actually, bumaba na attorney eh. Diba, number two na siya? Jason Maloney. So bumaba na siya. And, you know, having gone a full year na wala siyang laban, even a tune-up fight, you know, it only means one thing, baba ng baba pa. I don't know what their plans are. Maybe they don't care anymore. Maybe they just want to go up to 122, to 126. I don't know. Maybe 122, that would make sense. Abangan niya na lang siguro si
si Inoue doon kung makuha niya. Because yes, right now, he really has nothing to offer Inoue yet. Pero, you know, ano ba dapat gawin nitong tao na to? I mean, okay, agree ako eh. Kailangan ng tune-up. Ang una nagsuggest niyan, attorney, si Gab Chairman Mitra, that he has to do a tune-up muna. No? And I agree with that. Wala namang masama dun eh, kasi wala ka namang sa undisputed title picture. Wala ka sa radar ni ano, ni Naoya Inoue, di ba? Kasi the guy wants to be undisputed. And, you know, Paul Butler wants nothing to do with him anymore. And hindi mo naman masisi yung tao. Eh, dalawang beses ba naman na-cancel? Diba? Yeah. So, I think a tune-up fight would do him good. Kasi unang-una, lagi po natin sinasabi, well, you're a fighter. You're a prize fighter. In order for you to make a living, you have to fight. And he's not making a living without fighting. Pangalawa, yung ranking and of course, yung ring rust. You know, it piles up eh. When you are inactive, when you are in your prime, and then, you know, you stop seeing action, everything nasasayang. Sa ngayon, attorney, what should be his number one focus? And how do you think he would get to, you know, get to have another fight moving forward? Well, unang-una, he has to put his house in order. Ano? Madali sabihin na gusto ko ng lumaban, pero does he have the right people to really get his career back on track? Kailangan magkaroon muna ng konting house cleaning. Yung nga sinasabi natin, ano? Get his team, the right team back, because he needs a lot of good representation to get back in title contention. Yun ang importante dito. You want to get back in title contention, then get the right representation. Ganun lang po kasimple yan. Ano? If you can get the likes, if you can mend fences with Gibbons, you have to, kahit paano, get the right people eh. Para mas mapadali ang iyong pagbabalik. Ano? Mm-hmm. Aminin natin, ang boxing is also connection. Ano? Mm-hmm. Also connection din po ang boxing eh. So, get your house in order. Ano? Before you launch a formal comeback. Sapagkat kung babalik ka rin, kagulo pa rin naman yung ika nga kampo mo, saan ka patutungo? Oh, nakabalik nga ako. I was able to launch a comeback, pero magulo pa rin yung aking kampo, saan ka patungo? Ano ang direksyon? Ano gusto mong tumbukin sa pagbabalik mo? So, kailangan get your team in order, then get back in the ring, meron kayong mission ng iyong team. Hindi yung babalik ka, magulo pa rin yung kampo mo, after the comeback fight, balik ka na naman sa inactivity, saan ka patungo? Ano? Ganyan po ka-importante. Get your house in order first. Huwag kang babiyahe nang hindi pa naka-impake ang iyong bagahe. Ganyan ang dapat na direksyon ni John Riel ngayon. Ito lang kasi hata ang vlogger, boxer sa history na mas pinili yung ano, makasama maging, ewan ko, advisor niya ba, yung mga vloggers, ano. So, sayang. So, sayang, no? Kasi, guys, ha, sa totoo lang, be honest to yourselves, right? We celebrate John Riel Casimero. He is a 3-division champion. I think yung mga highlight reel wins niya, and I think his biggest win, most impressive win, the best is looked at, was his fight against Tete. Okay? Yeah. We celebrate him. Ito kahit yung mga hard, even the, you know, the most hardcore fans na Casimero, they celebrate that performance, they celebrate that fight. Hindi na naiisip, sino ba ang mga tao sa likod ng laban na yon? Diba? Isipin nyo, that biggest fight, most impressive performance ng kanyang career, when he was at the top of his game, at his peak, okay? I'm sure may mga dispute yan. Okay? And I'm sure may mga dispute yan. May mga dahilan yan. Pero isipin nyo rin, yung mga laban, malalaking laban at performances na sineselebrate niya, tingnan nyo kung sino yung nasa likod ng kanyang career nung mga oras na yon. Vlogger ba? Na, ewan ko, sigurado, hindi kilala ni Atty. Ed, di ba? Or kung sino. Hindi ko susundan yung mga yan eh. Oo. Di ba? Kasi ako, marami nagsisend sa akin. Atty., nagugulat na lang ako. Madami ng advisor ngayon eh. Madami ng advisor. Nakagawa ng YouTube account. Di ba? Then all of a sudden, may bosses na sa landscape ng boxing. But, you know, that's his choice. Sabi nga eh, you know, you make your bed, you lay on it, sayang lang, no? Yun lang. Ang sinasabi ko lang po dito, I'm sure po may dahilan yan.
I'm sure I actually have an idea kung ano yung mga dahilan ni John Riel Casimero kung sa pagkalas niya ito. Ang problema, attorney, he doesn't like to talk. Okay, how do we make it on record? How do we make it official? Diba? So it's not on record and there's no way for us to verify the facts because he refuses to talk. So sayang lang po, John Riel Casimero, sobrang talentado. Kung meron man siyang dispute doon sa kanyang ano, sa kanyang former team, former hunters, 'di ba? I'm sure meron dahilan 'yan, yung mama. Meron, meron. Pero ito lang naman 'yan, attorney, 'di ba? Sana nakipagkapwa tao ka. Sana nakipag-deal ka and you know, you could have, sabi mo nga nag-about face na lang. Sana tinry i-resolve. Because the best of the best that we have seen John Riel Casimero was with, you know, was back when he had his old team, not a bunch of amateurs that can't even get him a fight, can't even get him in shape, you know, for a world title defense. Okay? Sayang! And sana makabalik, no? Sana makabalik. Attorney, tingnan natin kung ano mangyayari sa mama na to. Sayang kasi isang taon, you wasted 1 year of your prime. Ang laking bagay nun. Kahit dalawang laban, naisingit sana nung taon na yun, ano? Kahit gano'ng kakagaling, alam nyo guys, dito sa mundo ng boxing, lahat po ng boxingero, it doesn't matter who you are, lahat kayo, kalaban nyo dito ay oras. At lahat oras. Dito, correct. Yung pati oportunidad, oras ang kalaban yan. You know, perhaps by now, we could have seen him against Naoya Inoue. Ngayon, nakaupo siya sa kung saan man siya ngayon na walang laban. Sayang, and sana makabalik na siya. Okay? Attorney,